yan. Mapula-pula na. Crispy na yan, oh. Check this out, everybody. Yan. Sarap nito. Crispy-crispy. Suka at toyo ang katapat, oh. Na may sili. Maraming kanin. Go, go, go. O, baka gusto niyo pong sumama sa akin, bibili lang ko ng fresh berries dito sa aming farmer's market. O, sumama na kayo. O, igagala ko muna kayo ng sandaling-sandali pag maganda po ang panahon dito sa amin sa Chicago. Eh, merong farmer's market. Itong video na ito ay para sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakasilip ng Amerika. Chicago in particular. So sana po'y mag-enjoy kayo. Sandali lang to! Huwag nyo nang paghalu-haluin at mawawala yung crispiness nung inyong parang lechong kawali. Pork ribs in Tausi. Mga kaibigan, baboy na naman itong ibinibigay ko sa inyo. Basta lagi yung tatandaan, health is wealth. Pakunti-kunti lang ang subo. Huwag yung bugal-bugal. At yung maintenance nyo, inumin nyo bago po kayo kumain itong pork in Tausi. O, lagay na natin sa isang bowl. Piniprito ko na itong ating pork ribs. Country style ribs ang ginagamit ko. Boneless. Tapos to, konti lang yung taba nito. Madali itong maluto eh. 1 1/4 pounds ng ribs. Lalaki ng hiwa. Oh. Yan. Matagal to kasi malalaki yung bugal eh. Oh. Depende po sa laki ng hiwa ng baboy ang gusto nyo. Itong pork ribs na ginamit ko eh, wala nang buto ito eh. Ang tawag dito, country style pork ribs. Madali itong maluto. Madali siyang maprito, madali siyang lumambot. Pero meron kasing ibang ribs na talaga namang dalawang Pasko na nakakalipas eh, hindi pa rin na malambot. Lagyan natin ng cornstarch. Dadamihan ko ha. 1 2 3 4. Yan eh, para mag-create ng konting texture pagkatapos hindi mamilansek pag pinrito nyo. 1 teaspoon ng ground pepper at saka same ng salt. O, halo. Hindi natin tatapon tong natirang cornstarch. Gagawin natin pampalapot yan mamaya. Parang napadami yata cornstarch. On sale. Okay, 5 minutes na eh, pero lutuin pa natin. Balibalik tayo nyo ng ganun, no? O, yan. Mapula-pula na. Crispy na yan, oh. Sino po ba ang nagugutom sa inyo? Check this out, everybody! Yan! Sarap nito! Crispy-crispy! Suka at toyo ang katapat, oh! Na may sili! Maraming kanin! Go, go, go! Tinanggal ko yung mantika!
sinala ako, gagamitin ko yung iba. Meanwhile, nililinis ko lang ng paper towel itong pinagprituhan natin ng baboy. Gamitin natin yung konti. Pangalawang prito lang naman to, no? Hindi pa to, pwede pa to. Sibuyas, lagay na natin. Isang malaking sibuyas. Maglagay na rin po tayo ng luya, ginger. Mga gantong ginger, hindi, kalahati lang. Masarap siyempre kapag may ginger itong pork ribs and tausi. O kamatis. Two large tomatoes. Magsasabaw yan, no? Lutuin nyo ng mabuti ito, ha. Talagang yung lantang-lanta na, ligisin nyo. Use the back of your spatula to press on the aromatics para lalong lumabas yung sabaw, bumango, at maluto agad. Tapos ng 1 minute, lagay na natin ng maraming garlic. Oh, luto pa rin. Siyempre, pag nagigisa ka, naaamoy mo na yung luya. Oh, nakita nyo yan, 5 minutes yan. Tignan nyo, talagang lutong-luto na yung kamatis nyo, tsaka yung sibuyas. Yan na lang ang lulutuin nyo, wala namang ibang halo eh. Oh, ito naman, ito po yung tausi, may kunting tubig. Oh. Ito po yung kalahati. Kalahating lata nung tausi. Natira to dun sa ginamit ko nung isang araw na nagluto ako sa inyo eh. O, haluin natin. Yeah. Lagyan natin ng konting tamis factor. Asukal. Ito yung 1 tablespoon pero hindi ko lalagay lahat. Save natin ito mamaya kung kailangan. Ano ba yan? May tausi na, mayroon pang toyo. O, bahala po kayo. Maglalagay po ako. 2 tablespoon to ng toyo. O, hindi ko ilalagay lahat. Konti lang. Oh, mga 1 tablespoon. Kayo na bahala at tikman nyo. Tikman ko, parang kulang pa ng tamis. Isototodo ko na yung 1 tablespoon na asukal. Hinaan nyo na yung apoy. At baka naman masunog na. Oh. Lagyan na natin ng konting, ano ba to? Chili, garlic paste. Tapos, sabawan nyo na. 2 cups po ng tubig ang inilagay ko. Oh. Di na wala na yung lasa. Kaya dapat talaga maglagay ng toyo. Nagets nyo na ba? Kaya ako naglagay ng toyo dahil mawawala ng lasa at saka ng asukal. O pakukuluin natin to. Kung ayaw nyo pong maglagay ng sabaw, edi wag nyo lagyan ng toyo. Yun lang yun. Habang kumukulo yung ating sabaw doon, eto po yung cornstarch na napadami. Lalagyan ko ng 1 cup na tubig. O, tapos, haluin nyo na ito ang ating magpapalapot ng ating sabaw. 3 minutes na, kumukulo na. Pasensya na kayo, ilalagay ko na itong totodo ko na yung toyo. So, bali, 2 kutsarang toyo po ang inilagay ko. Tapos, ilagay na natin itong ating pampalapot. Huwag nyo ilalagay lahat. Anoin nyo, karkulahin nyo. Tignan nyo kung gano'ng karaming sabaw ang gusto nyo o gano'ng kalapot. Parang kulang pa. Malagay pa natin. Mahina na lang ang apoy, ha. Ilalagay ko na po itong siling panigang at saka konting siling pula. Ako, may buto pang nakasama. Pasensya na kayo. Oh, mahina lang po ang apoy niya. Lumalapot na sabaw. Tsaka natin ilalagay itong ating pork ribs na pinirito na. Ayan, huwag nyo nang galawin. Pagkalagay na nito, patayin nyo na yung apoy at iserve nyo na. Huwag nyo nang paghalu-haluin at mawawala yung crispiness nung inyong parang litsyong kawaling pork ribs in tausi. Woo! Sarap! Oh, mga kaibigan, baboy na naman itong ibinibigay ko sa inyo. Basta lagi yung tatandaan, health is wealth. Pakonti-konti lang ang subo, huwag yung bugal-bugal. At yung maintenance nyo, inumin nyo bago po kayo kumain itong pork in tausi. Oh, nabigyan ko po ba kayo ng idea kung ano lulutuin ngayon? Si Ron Bilaro po. Until the next time, bye everybody!